Magandang araw mga bata. Samahan niyo ako sa ating aralin sa Health 2. Unang markahan, unang linggo. Ngayon, basahin natin ang isang kwento. Basahin natin ang kwento ng patula. Si Jimbo Malusog at si Berto Sakitin. Dalawang magkaibigan ay nagkitang minsan. Si Jimbo'y malusog at kalugod-lugod. Si Berto'y sakitin at medyo patpatin. Dahilan kung bakit ay ating tuklasin. Kamusta kaibigan ang bati ni Jimbo? Tikas at tindig ko ngayon ay tingnan mo. Mga prutas at gulay ang kinakain ko. Mabuting kalusugan aking natatamo. Mga prutas at gulay ay hindi ko gusto. Candy at sitsiriya ang tanging ibig ko. Ayaw kong maglaro, baka lang humapay. Nanghihina ako at nanlulupaypay. Lahat ng ayaw mo'y aking ginagawa. Nag-i-ehersisyo na may angking tuwa. May sapat na tulog at wastong pahinga. Kaya sa gawain ay kahanga-hanga. Tinatamad ako sa mga gawain. Lalo na at ako ay laging sakitin. Laging inaantok dahil laging puyat. Tulungan mo ako makamtan ang sapat. Ako ay malusog, butok ko'y matigas, buong katawan ko'y masiglat malakas. Ako ay sakitin, malambot at payat. Lubos na umaasa, di pa huli ang lahat. Ngayon, mula sa ating binasang kwento na patula, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Naalala nyo ba mga bata? Magaling! Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay si Jimbo at si Berto. Sa ikalawang tanong, ilarawan ang dalawang magkaibigan. Tama, si Jimbo ay malusog samantalang si Berto ay sakitin. Sa ikatlong tanong, sino sa dalawang magkaibigan ang dapat mong tularan at bakit? Tama, si Jimbo ang dapat tularan dahil siya ay kumakain ng prutas at gulay, nag-i-ehersisyo, may sapat na tulog at wastong pahinga upang maging malusog. Ikaapat na tanong, bakit si Jimbo ay malusog at si Berto ay sakitin? Tama, si Jimbo ay malusog dahil kumakain ng mga prutas, gulay at nag-ehersisyo, samantalang si Berto naman ay sakitin dahil siya ay mahilig sa candy at sitsiriya, ayaw maglaro at laging puyat. Sa ikalimang tanong, ikaw ba ay malusog? Ikaw ba ay sakitin? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ngayon mga bata, tandaan natin, ang batang kulang sa masustansyang pagkain, ehersisyo, sapat na tulog at pahinga ay madaling mahawa ng sakit.
Ngayon, basahin natin ang usapan ng dalawang magkaibigan. Naku, Jen, ano bang kinakain mo? Chichiria gusto mo? Salamat, lagi ka bang kumakain yan? Oo, masarap kasi. Matagal-tagal ka na rin sigurong kumakain yan, ano? Medyo. Bakit? Masama kasi sa katawan ang labis na pagkain yan. Tsaka walang sustansya yan. Nakakawala ng gana. Hala, baka magkasakit ka. Ay naku, nag-sermon pa eh. Ano pala ang dapat kong kainin? Kumain ka ng gulay, prutas at uminom ng gatas at iba pang masusustansyang pagkain. Salamat, lagi kong tatandaan ang paalala mo. Ay, salamat, nakinig din. Ngayon, mula sa ating binasang usapan ng dalawang magkaibigan, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel. Unang tanong, anong pagkain ang nakakahiligan ni Jen? Nakakabuti ba ito sa kanyang kalusugan? Tama, chichiria ang nakahiligan na pagkain ni Jen at hindi po ito nakakabuti sa kanyang kalusugan. Ikalawang tanong, ano ang ipinayo ni Lani sa kanyang kaibigan? Tama, ang ipinayo ni Lani sa kanyang kaibigan ay kumain ng gulay, prutas, at uminom ng gatas at iba pang masusustansyang pagkain. Ikatlong tanong, kung ikaw si Jen, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagkain ng sitcheria? Bakit? Tama, hindi po. Dahil masama ito sa kalusugan. Tandaan natin mga bata, ang tinutukoy na karapatan ng bata sa Article 24 ng UN Rights of the Child ay ang nutrisyon. Ang wastong nutrisyon ay ang pagkain ng tamang uri ng mga pagkain at sapat na dami ng kailangan ng katawan. Nangangailangan ang katawan ng balansing pagkain upang manatiling malusog. Ngayon, para sa inyong homework 1, isabuhay natin. Ito ay naglalaman ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang malaman ang mga gawaing pangkalusugan na ginagawa mo araw-araw. Basahin natin bago ninyo sagutan mga bata. Ang panuto ay lalagyan mo ng isang check sa tapat ng bilang kung gaano kadalas mong ginagawa ang mga nabanggit na gawaing pangkalusugan sa bawat bilang. Kung ito ay palagi, paminsan-minsan o hindi. Sa unang bilang, kumakain ako ng gulay at prutas. Gaano mo kadalas ginagawa ito? Palagi ba, paminsan-minsan o hindi? Sa ikalawang bilang, umiinom ako ng gatas araw-araw. Gaano mo kadalas ginagawa ang pag-inom ng gatas? Palagi ba, paminsan-minsan o hindi? Sa ikatlong bilang, natutulog ako ng sapat at sa tamang oras. Gaano mo ginagawa ang nasa ikatlong bilang? Palagi ba, paminsan-minsan o hindi? Ikaapat na bilang, nag-i-ehersisyo ako tuwing umaga. Gaano mo kadalas ginagawa ang nasa ikaapat na bilang? Palagi, paminsan-minsan o hindi? Ikalimang bilang,
ay sapat na pahinga ako pagkatapos ng mga gawain. Gaano mo naman kadalas ginagawa ang nasa ikalimang bilang? Palagi? Paminsan-minsan o hindi? Para sa inyong homework number 2, tayahin natin. Nakalarawan sa ibaba ang dalawang bata. Ang isa ay may sakit at ang isa ay malusog. Isulat sa kwaderno ang mga pariralang angkop para sa bawat larawan. Piliin ito sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian ninyo ng sagot sa ibaba. Basahin natin. Sapat na tulog. Gulay at prutas, junk foods, panonood ng TV hanggang hating gabi, ehersisyo tuwing umaga, maghapong paglalaro, pag-inom ng 8 to 10 basong tubig araw-araw, at dyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig.